Bisa pelayan. Tuh. Dan yan, 5 cm. Sa gitna. 5 cm. Tapos sa dulo. 5 cm. Gusto nyo makita, kabayan, kung paano ko ito kinabit? Para kung halimbawa gusto nyo ikabit yung mga ganyan, magkumawa kayo ng ganito, may idea kayo kung paano ko siya linagay. Magandang araw, kabayan. Magandang araw sa inyong lahat, kabayan. Gusto ko kayo. Kararating ko lang, kumuha ako ng material, kabayan, para sa gagawing ano, art design. Ito, yung guhit na yan, kabayan. Yan yan eh. Yung guhit na yan. Yung guhit na yan, kabayan. Ayan. Ayan. Kailangan kasing linisan, kabayan. Kaya gawa muna tayo ng table. Table para sa makina natin, para hindi na mahirap paglagari, pagputol, hindi na mahirap pag linis. Ito yung makina ko, kabayan. Yan, meron akong ano, kabayan, cleaner. Ito yung cleaner ko. Ito yung ano ko, soap. Ito yung lagari ko. Yan, kabayan. Gawa tayo ng table, kabayan. Nasamahan niyo ako. Baka gusto niyo rin gumawa, kaya bibidyoan ko para pag gusto niyo gumawa, makagawa rin kayo. Sige, kabayan. Siya, kabayan, nalagay ko na. Ayan siya. Ito yung gagamitin natin yun para dito. Ayan, ganyan. Yung ginamit ko, kabayan, ng pang-squala, itong plywood din. Plywood din siya. Tapos, bubutasan na lang dito. Okay na siya, kabayan. Nabutasan natin. Bayan. Klasyo na. Masa bayan, lumabas na. Okay. Yan, bayan, ano siya? Muna bayan, nalagay natin. Nalagay natin. Okay na, bayan, nakabaon na. Yan na yung ano natin. Lagari. Bayan, yung lagari, ito na talaga yun. Lusin na yung makina, kabayan. Ito kalos siya.
6 centimeters. Ano ba yan? Ganyan yung table, okay na. Ito ba yan? Lagay din natin yung ano, planer. Para magtatabas ng plywood. Malilinisan din siya. Gawin natin. Kabit din natin siya ba yan? Yan, may punta siya. Hanggang na yung punta doon. Sabihin natin ito kabayan. Yan. Maro. Oper. Screw direct. Magayin natin yung ano, planer. Ayan, nalagay na natin yung planer. Itong rod kabayan, nilalagay natin dito. Ayan, para saan? Para tumibay. Lagyan pa natin dito ng plywood pa. Ha? Dalo, ayan ka. May check. Ayan, nalagay na natin yung, nalagay ko na yung planer. Tingnan nyo, ito siya oh. Yan. Tapos ito, may sinahigang ko rin siya dito kabayan. Tapos ito, pantay doon. Tingnan niya. Ayan, pantay siya sa mesa. Ito pantay sa mesa. Pantay siya sa table kabayan. Oh. Ito, itong dito na side, mas mababa siya. Tingnan niyo, may siwang siya doon. Ayan, may siwang. Mas mababa siya kabayan. Maliit lang yan na table kabayan. Ano lang siya? 95 by 160. Itong lamesa na to kabayan, hindi siya pwedeng dumiritso dito. Kaya inilabas ko yan kabayan. Kasi kailangan mas mababa dito. Yung mas mababa dito yung guide, yung sahig. Kaysa siya dito. Naka-slope yan kabayan. Naka-slope siyang ganun. Kapag pasok ng kahoy dito, siyempre yung talim, kailangan kumain. Kaya mas mataas yun dito sa kabila. Bawa yan o. Yun, ganun. Diba yan? Kasi kakain yung talim yun. Pag lilinis. Nagawa ko na yung guide. Ito siya kabayan o. Ayan. Papasok siya dito sa side na ito yung plywood sa siding. Ayan sa kabayan. Oh. Ayan. Tingnan nyo. Ito sa kabayan. Oh. Sa doon pasok. Sige, gawin na natin kabayan. Ipinasok ko na dito yung nut kabayan sa loob. Tapos, papasok na lang to. Ayan. Sige, lagay ko muna kabayan. Unahin muna at pasok kasi mayroon dito hawakan na hindi siya papasok pag ano, lagay muna natin. Yan on. Tasakan natin ilagay dito.
Yan na siya, bayan. Lumalabas na. Lagay natin tong ano na to. Yung stopper. Yan. Yung kailangan, hindi siya lumabas dito. Pantay siya. Sige kabayan, lagay natin. Kailangan, bago mo ilagay kabayan, nasa eskwala. Nasa eskwala dapat ito. Yung guide natin. Yan. Yan kabayan, kailangan nag-eskwala. Yan, nakano na siya dun sa lagarit. Sige, lagay natin kabayan. Okay na kabayan yung ginawa nating table para sa lagari. Tingnan nyo, gano'n yung i-adjust ko kabayan. Tingnan nyo. Masa kabayan? Ito. Yan. Hindi ko tinakpan kabayan para may lagayan ng meter o kaya kahit anong gamit. Yan siya kabayan. Yan o. Okay na ba, di ba? Depende sa ano yung gusto mong ano, yung sukat. I-adjust mo lang ito pag ano, pagdabas ng plywood. Tapos kabayan, yung guide natin, kinontinue ko siya papunta rito sa planer. Yan. Continue siya sa planer kabayan. Kung halimbawa maglilinis dito, meron siyang guide din para hindi ikot-ikot yung kahoy. Ang kabayan, tapos na. Gusto niyo subukan natin yung ano, lagari? Sige, subukan natin kabayan. Adjust natin siya kabayan. Mga 5 cm lang yung ikakating natin. Yan sa kabayan, check natin. Mga 5 cm lang kabayan yung tatabasin natin para okay. Yan nyo. Yan. 5 cm kabayan. Kahit ganun siya, pasok mo ng ganun, tapos lagyan mo ng metro dito. Parehas siya kabayan, parehas. Sige, tabasin natin. Ito tabasin natin kabayan, 5 cm. Ito na yung ginating natin kabayan, tingnan nyo. Yan, 5 cm. Sa gitna. 5 cm. Tapos sa dulo. 5 cm. Pareha-parehas kabayan. Okay ba? Okay. Tapos kabayan, pag naglinis ka ng ano, ito, halimbawa maglinis ako ng kahoy na ganito. Yung ano na yon, i-adjust ko lang dito.
Para may guide din siya. Tingnan yung kabayan na yun. Kuhanin natin. Yan, kabayan. Ganda. Ihatake mo lang siya para may guide yung pag, ano mo, paglinis dito. Higpitan natin. Isa natin ito. Adjust muna natin. O, tingnan nyo kabayan. Diretso, diba? Hindi siya baluktot. O. Okay kabayan, okay. Maganda yung pagkalagay natin ng planer at saka lagari. Tuwid na tuwid, oh, yung pagkalinis niya. Siyang linis na ito, kabayan. Linis na siya kagad. Gusto nyo makita kabayan kung paano ko ito kinabit? Para kung halimbawa gusto nyo ikabit yung mga ganyan, magkumawa kayo ng ganito, may idea kayo kung paano ko siya linagay. Okay kabayan, baklasin natin yung itong plywood lang na ito at saka ito para makita nyo yung screw kung saan ko linagay. Pag nakita nyo yung mga planer nyo, meron siyang ganito sa dulo. Yan. Meron ganito sa dulo. Ngayon, pinalitan ko siya ng mahaba na screw. Ayan, nilagay ko. Yan. Ano? In-screwan ko siya dun. Kailangan, naka-attach siya dito. At dito sa kabila, kabayan, meron siyang dalawang screw, maliit. Maiksi lang yan, kabayan. Binutasan ko to para malagay ko yung ano. Tapos pinortified ko tong ano, pinortified ko siya para mapatong ko yung planer. Itong baba, itong alambre na to kabayan, ano ito? Hindi yan tali ng ano, hindi yan tali dito. Ano lang to? Tali ito nung pag-press para umandar siya. Yung kahoy na yan, nilagay ko sa kabayan para hindi siya mag-gumanon. Yan, ganyan o. Tapos yung sa wire niya, binuntasan ko yung plywood. Ayan o. Tapos kabayan, yung adyasan niya, kailangan pre. Yan siya o, pababa. Adyasan mo sa pataas. Adyasan mo sa pababa kung gusto mo ng kunti lang yung kain ng kahoy. Gusto mo malaki yung kain ng kahoy. Kailangan pre. Tapos, pag may planer kayo kabayan, makikita nyo itong butas na to. Lagayan niya ng guide. Kaya nilagyan ko siya ng rod na mahaba. Tapos pinatagos ko siya doon kabayan sa ilalim. Doon. Naka-bolt yan doon sa loob. Tapos naka-bolt dito. Nung hinigpitan ko to, hindi siya gumalaw kasi mayroon suporta dito. Ganun lang kabayan. Yung tapunan ng ano nandito sa loob kabayan, kaya hindi ka madunom yan. Yung tapon ng kinain, pwede mo nga ito lagyan dito ng sako. Ayan o, tulad dito. Pwede mo siyang lagyan dito ng sako kabayan para diretso sa sako yung ano, yung dumi ng kahoy. Kabayan, nabalik ko na. Nabalik ko na yung tinanggal natin para makita niya. Ganun lang kabayan yung paggawa nito.
Kailangan bukod siya kasi pag inilagay mo sa loob, hindi siya magagawa. Kailangan bukod niya. Ito kabayan, pinto yan, yung guhit na to. Hindi ko siya nalagari. Pag sinahigan ko yung kabayan sa ilalim, tingnan nyo. Oh, may sahig yan. Nandun open. Nandun yung makina ko kabayan. Ayan. Open yan. Isahig. Tapos, yung mga tools ko dito lalagay sa loob. Maganda yung kabayan. Gawa rin kayo kabayan para kung halimbawa karpintero kayo, may shop kayo, may garage para sa furniture. Maganda yung ganitong ano, meron kang gamit. Meron kang anong tao niyan, meron kang lamesa. Sige kabayan, maraming salamat sa inyo. Panonood ng video ko, maraming salamat kabayan. Sige po at hapon na naman. Uwi na ako. Maraming salamat kabayan. God bless. Ingat tayo lagi.